Hello guys, mga bro, mga sis. May babahagi na naman po pala kami ng misis ko na si Sis Lisa. Ito po pala yung pinakaingatan kong isang uri ng medalyon. Ito po yung medalyon ng San Miguel Arcangel. Ito po ay napakabisa na ginagamit na pang exorcism ng simbahang katoliko po. Napakabisa po ito panlaban sa mga masama, sa mga masamang espiritu. Pangkumbate rin po ito. Napakabisa po nito. Yan po, iwiangat ko po yan. San Miguel Arcangel. Matagal ko na din po itong iniingatan. Ito po mo ang maisishare namin po ngayon ay about sa medalyon. Yan, tingnan nyo po, napakaganda. Medalyon ng San Miguel Arcangel. Yan po. Pangkumbate, pangdepensa, laban sa mga kulang barang. Napakabisa po nito. Laban sa mga demonyo o sa mga devil, evil, yan. Tingnan nyo po, si San Miguel Arcangel. Hindi naman po ligid sa inyong kaalaman na siya po isang pinuno ng mga arkangeles. Siya po, si San Miguel Arcangel. Tingnan nyo po, hawak-hawak niya ang kanyang isbada, oh. Yan, napakabisa po nito ng San Miguel Arcangel na medalyon. At ang likod naman po niya ay ang Santiago de Galicia. Ayan po. Ang kauna-unahang mandirigma. Ayan. Nakasakay naman po siya sa kabayo. Tingnan nyo po. Oh. Ayan. Napakaganda po. Ayan. Si Santiago de Galicia. Ayan. Ayan po siya. Yung medalyon na yan ay minana pa sa kanyang mga magulang. Ayan po. Antigo na po ito na medalyon. Matagal na po ito sa amin. Sa aming mag-asawa na iniingatan po namin ito. Mga pamana ng kanyang tatay. Mga pinamana po ito sa amin. Yan po. San Miguel Arcangel. Yan. Napakarami po nitong katangian. Yun nga lang po, ang kaibahan po nito sa mutya, talaga pong may debosyon. Ang mutya po ay wala na po yun. Dahil yun po ay kalikasan. Ang may gawa. Ito po ay siyempre, gawa po ito ng man-made po ito. Pero yung iba pong, ibang mga antingero po, ang iba ang tawag po sa amin ay sa Batangas ay kinakati. Kinakati po ang tawag doon. Malalim pong Tagalog. Alam ba po, mayroong mga bukal, ilog, pupunta lang po doon ang mga antikiro. Ay, isang lakad mo, halimbawa po ganun. Mga ngati daw ng mga medalyon. Yun po ang tawag sa amin. Pagka po mga ngati, ibig sabihin, pupunta matay sa isang tahimik din lugar. Siyempre po, may mga dasal-dasal doon. Maglalaban po talaga yan. May lalabas po doon medalyon din doon. Kung manalo po yun sa inyo, makukuha po nyo yun. Sa naniniwala lang po sa larangan ng espiritual. Baka sabihin, oh, nakakataka naman, nakakapagtaka. Eh, hindi po pwedeng pagtakahan ng spiritual dahil marami po talagang kababalaghan dito sa ibabaw ng mundo na hindi po nalalaman siguro ng iba. Marahil siguro ng iba po, natataba sa mga pinapaliwanag ko. Pero yung po yung sa akin lamang, sa naniniwala lang po. Yan, marami naman po dyan mga antingero, antingera, na naniniwala sa mga ganitong bagay. Ayan po, yun sa mga bago lang po. Ayun po sa amin, ay ganun talaga na bata pa po ako noon, nakikita ko po yung mga uncle ko na mamahihilig po sila sa mga medalyon. Ako naman po ngayon, dati noon mahilig na mahilig din po ako sa medalyon, kaya yan nga po kami minaingatin. Pero ngayon, minaingatan din po yan ng medalyon ngayon. Kaya lang po sa ngayon, napupokus po ako sa mutya. Dahil ang kaibahan nga po ng mutya ay gawang kalikasan. Hindi mo na kailangan debosyonan. Basta alagaan mo lang sila ng mabuti, mahalin mo, siguradong susukulian ka din nila ng maganda at ng maganda. Ang medalyon naman po ay ganun din. Yan nga lang po, talagang sakripisyo. Magdi-devotion po kayo. Papakainin mo ng mga dasal, orasyon, marami po, sakripisyo talaga. Ganun talaga po. Kung talagang mahilig po kayo, ay ganun talaga. Yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Maganda pong klaseng medalyon ito. Antigo na po ito. Ayan.
Napakagaling po ng medalyong ito, ang San Miguel Arcangel. Ilang taon na bang patay ang itay? Ay, matagal na. Oh, matagal na. May 30 years na bang itay namatay? Hindi ko matandaan. Pero 35 ata? Basta nung namatay siya, binata pa ako noon. Binata ka pa, nandiyan na yan sa'yo eh. Ayan, binata pa po ako noon. Yan, yan po ang likod. Yan po. Yung sa mga mahihilig po sa mga medalyon, isineshare ko lang po ito. Yan. Medalyon ng San Miguel Arcangel. Ito po ang likod. Si Santiago de Galicia. Yan. Oh, sige po. Hanggang dito na lang pong muli. Ang maibabahagi namin ng misis ko na si Sis Lisa. Maraming pong salamat sa inyo sa walang sawa niyo pong pagsubaybay sa aming vlog. Sa mga bago po lang dyan na hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe na lang po at palagi po niyong pindutin ang notification bell para po lagi kayong update sa susunod pa naming mga video. Salamat po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye po. Ingat ngayon lang po kasi palagi. Kami nag, God bless. Nag-vlog dahil tahimik po. Ay, pag-araw po yung napakaingay eh. Paingay po kasi may tindahan po. Maingay, siyempre malapit po kami sa kalsada kaya hindi po natin maiiwasan yun. Malilikot yung mga bata. Siyempre, yung bata nga po, natural na mahiling maglaro. Kaya pinili po namin ganitong oras para medyo tahimik po. Sige po, sige sa susunod po, muli. Bye-bye po, sa susunod muli. Salamat God bless po. Bye-bye. Sa lahat po ng mga nag-subscribe at sa hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe na rin po kami. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless you all. Salamat. Okay po.